narito na ang PTV Balita Ngayon. Walang nakikitang imminent invasion o pananakop ng China sa Taiwan si US President Joe Biden. Kasunod ito ng pagpupulong ng dalawang leader sa G20 Summit sa Bali, Indonesia. Ayon kay Biden, hindi naghahanap ng sigalot o conflict ang Amerika. Tinitiyak lamang anila na sumusunod sa international rules of the road ang bawat bansa. Samantala, kapwa na pag-usapan din ng dalawang leader ang ilang issue kagaya ng bantang nuclear weapon ng Russia, ekonomiya at pagtugon sa climate change. Napagkasunduan ng dalawang leader na pagbutihin pa ang ugnayan ng Amerika at China. Ito ang unang pagkakataon na nakipagpulong si Biden sa leader ng China mula nang maihalal siya bilang Pangulo noong 2020. Magandang balita naman sa mga commuter. Mas pinaaga na ang pagpapatupad ng libreng sakay sa EDSA Bus Carousel. Ayon sa Department of Transportation, sa halip na December 15, ipatutupad na ito sa December 1. Layo nitong mabigyan ng libreng sakay ang mga pasaherong dadagsa ngayong paparating na ang holiday season. Matatanda ang gagawin na rin 24/7 ang operasyon ng EDSA Bus Carousel, kasunod na rin ang adjusted mall hours sa Metro Manila. Sa ibang balita, lusot na sa Kamara ang panukalang patawan ng buwis ang paggamit ng single-use plastic bags. Nasa 255 kongresista ang pabor sa House Bill No. 4102. Sa ilalim nito ay papatawan ng 100 piso na excise tax ang kada kilo ng single-use plastic bag. Kasama rito ang synthetic, semi-synthetic, organic, polymer o mga plastic na ginagamit sa paggawa ng yelo, sandbags at iba pang plastic packaging. Base sa panukala, itataas ang 4% ang ipapataw na buwis kada taon pagsapit ng 2026. Ilalaan naman sa programa ng Department of Environment and Natural Resources, alinsunod sa Ecological Solid Waste Management Act, ang makokolektang buwis. Samantala, alamin naman natin ang iba pang balita mula kay Ala Sungduan ng PTV Cordillera. Naimbangal daw Crazel. Kagidanting wat nga to a presyo ti petrolyo kan kumarkaro a polusyon nga ituntunda dag iti lugan. Niyam amo iti Baguio City ti electric minibus. Suportado da ito iti United Nations Development Program kan ti Department of Transportation para iti panakitalo ti low carbon emission transportation. Napili ti Baguio City apakisangkatan ti test run tapno mapanaknakan akabulan da ito iti amin at terrain. Kabalaan ti electric minibus nga agtarga iti 30 a pasahero. Adan da ito iti automated fare collection system, baban iti QR code. Nupamasa iti mobility test run, marama ti electric minibus kas kangruna na transportasyon iti may patakder nga intermodal transport terminal iti syudad. May patumpal ti mobility test run ti electric minibus iti dadumapay aruta iti Baguio City agigayon December 3, 2022. Tap nung mapanagnakan, ti performance daytoy. Para po mapatunayan namin na kahit na elevated or katulad nito yung area, kakayanin pa rin po siya ng electric vehicle. Kasi isa po yan sa hesitation, lalo na dun sa mga gustong mag-modernize. Gusto nilang mag-electric, pero pagdating po dito, lagi nilang sinasabi, baka kasi hindi kaya yung area, yung Baguio. So challenge talaga ang Baguio. And the reason why Baguio lagi ang inuuna because we're the first city in the entire country that submitted its expression of interest on low carbon urban transport system. Nung kwan pa yan, 2019. Itita dumapay adamag siyam a pamilya abukbuklan ti 35 nga individual ijay Villa Viciosa Abra ti manamnama abiyakar iti permanente a relocation sites. Ideklara ti Mines and Geosciences Bureau of a danger zone ti lugar da kalpasan ti magnitude 7 agin-ginad iti July 27. Agnanod pa ilang dagiti apektado pamilya kadagiti tent nga impaay ti Department of Social Welfare and Development. Sigun kini Mayor Jose Lagen, ururay dalaengen a may lupas sa electric and water system iti 3 hektarya a relocation site. Malaksid kadagiti babalay na abandona dagiti daduma pasilidad iti lugar kas iti tagi integrated school.
Ikagkagumaan ti lokal na gobyerno ang matarimaan dagiti pasilidad, iti kanito nga adda ti umdas a pondo ang maipaay kadakwada. Dagita ti damdamag manibot iti PTV Cordillera, siyak ni Alas Sungduan. Balik sa iyo, Hazel. Maraming salamat sa iyo, Alas Sungduan. At yan ang mga balita sa oras na ito. Para sa iba pang updates, i-follow at ilike kami sa aming Facebook at Twitter. Sa PTVPH, ako po si Clayzel Pardilia. Magandang umaga.